Hello, home starters. Alam niyo ba ang tamang paraan ng pagtuturo ng handwriting sa ating mga anak? Paano niyo ba ito unang itinuro sa kanila? Lapis at papel ba agad ang kanilang unang hinawakan o kaya ay crayons? Madalas bang umiiyak ang inyong anak sa tuwing bibigyan nyo sila ng handwriting activities? Madalas din ba kayong hindi nagkakasundo kapag kailangan niya ng magsulat o mag-color o magsimulang magkupit? Para sa topic natin sa araw na ito, marami kayong matututunan about handwriting. Actually, handwriting is one of the common skills that we address as an OT in the school setting. Ang handwriting problems ay hindi lamang limited sa mga kids with special needs. Ma-observe ito sa general population ng mga school-age kids. Bakit nga ba may mga ilang bata na hindi nila gusto ang pagsusulat, pagko-color or pagkupit? Bakit nga ba may mga parents na nahihirapan sa tuwing sinusubukan nilang turuan ang mga anak nila na magsulat? Maraming bata ang nahihirapang magsulat kasi handwriting is a very complex process. Bakit siya complex? Because there are several areas of our body and brain abilities that need to work together for a kid to be able to do handwriting successfully. Unang-una, kailangan motivated yung anak natin to participate. If for example, nahihirapan na ang anak natin magsulat, maaaring hindi na siya maging motivated to work the next time around. Kailangan ding maayos ang attention at visual perceptual skills nila. Gayun din, postural control, motor planning, coordination, right-left discrimination at iba pa. Kailangan ding maayos na nahahawakan ng mga bata ang lapis o crayon. Kailangan sapat ang strength na meron sila or fine motor control upang magawa ito. Bilang isang OT, hindi kami handwriting teachers. Ang goal namin ay i-target ang mga skills o pre-writing skills na tinatawag natin o prerequisite skills upang magawa ng maayos ng isang bata ang handwriting. Bilang mga teacher ng mga anak natin sa bahay, dapat nating tandaan na bago ang actual writing process, may mga skills pa dapat tayong i-develop para hindi maging mahirap sa mga anak natin ang pagsusulat. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga prerequisite skills na dapat nating i-target bago ang pagsusulat. Una sa mga ito ang crossing the midline. So imagine niyo na mayroon tayong imaginary line sa gitna ng ating katawan. As an infant, nadidevelop ang skill na to kapag natutuhan na nilang dalhin ang kanilang kamay sa gitna ng kanilang katawan para humawak ng mga laruan. Ability ng mga anak natin to cross the midline ay mahalaga para ma-develop ang motor skills nila. Actually, related din ito sa bilateral integration or bilateral coordination o ang sabay na paggamit ng mga kamay ng mga anak natin tuwing gagawa ng iba't ibang mga play activities. Paano nyo ba nakikita ang midline crossing sa pagsusulat? So, kunyari, nagsusulat ang inyong anak sa isang papel, di ba magsisimula siya sa isang part papunta sa kabila? So, kung intact ang midline crossing niya, hindi magiging mahirap para sa kanya na magsulat ng dire-diretso hanggang sa dulo. Ang susunod naman ay ang bilateral coordination. Nabanggit ko kanina na ang bilateral coordination ay related sa midline crossing. Bilateral means both hands, and integration or coordination means working together. Ibig sabihin nito ay parehong kamay ang ginagamit sa isang activity or isang action. Ito din nadidevelop ng ating mga anak ang pagkakaroon ng dominant hand. So, pwede siyang maging left-handed or maging right-handed, depende kung ano yung lagi niyang side na ginagamit. Habang ang kabilang kamay ay magiging helper hand naman. Paano ba nakikita ang bilateral coordination sa tuwing magsusulat ang ating mga anak? So, isipin nyo na lang kapag nagsusulat sila gamit ang kanilang dominant hand, ang kabilang kamay naman ay ginagamit bilang pang-stabilize ng papel. O kunyari,
Gumugupit sila, ang isang kamay or dominant hand ang may hawak ng gunting at ang kabilang kamay naman ay nagiging ang helper hand sa paghawak ng papel habang gumugupit ang kabila. Kapag may problema sa bilateral integration ang ating mga anak, hindi lang ang handwriting ang magiging mahirap para sa kanila. Kahit ang paglalaro ay magiging challenging for them, kunyari ang pag-catch or throw ng ball, pwede rin mahirapan sila sa pagkain kasi dalawang kamay din ang ginagamit sa paghawak ng spoon and fork. Pwede rin mahirapan din silang mag-perform ng mga exercises sa tuwing PE class nila. Mahihirapan din silang mag-tie ng kanilang mga shoelaces. At mahihirapan din silang matutong sumakay ng bicycle. Ang susunod naman natin na pag-uusapan ay ang vision. Ito ang kakayahan ng ating mga anak na makita ang mga bagay-bagay, malayo man ito o malapit sa kanila. Dito rin pumapasok ang ability ng mga anak natin na makita ang mga detalye sa mga bagay-bagay na nakikita nila. Dito rin papasok ang eye-hand coordination o ang ability ng mga anak natin na ma-integrate ang nakikita nila sa paggalaw ng kanilang mga kamay. Here, the visual system and the brain gives information to the body parts para ma-execute ng maayos ang mga action na kailangan upang successfully niyang magawa ang mga ito. Kunyari, sa paglalaro ng bola, kailangan niyang makitang paparating na ang bola sa direksyon niya upang magalaw niya ang mga kamay niya o makakilos siya upang masambot ito o maihagis ulit ito pabalik. Sa pagsusulat naman, kinakailangan ang maayos na eye-hand coordination kapag kailangan na ng mga anak natin na mag-copy from the board or from the book. Sa pagsusulat, kinakailangan din na maayos ang posture, may malakas na core muscles, at maayos ang positioning ng mga anak natin. Kapag nag-aaral ang ating mga anak, madalas nakaupo lang sila ng matagal. Maaaring sa start, nakaupo sila ng tuwid. Pero if weak yung core muscles nila, unti-unti rin silang mangangalay. So kapag binigyan mo sila ng paper and pencil task, mas lalo magiging challenging sa kanila kasi hirap na yung katawan nila to sustain the correct position. The core muscles support the shoulder muscles, which in turn support the arm and the hand muscles. So kung hindi okay ang core, mahihirapan din ang anak natin na gawin ang mga activities gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga nabanggit ko na prerequisite skills ang ilan lamang sa mga kakayahan na kailangan nating i-develop bago nating turuan na magsulat o mag-color o gumupit ang ating mga anak. Kinakailangang maayos muna ang mga prerequisite skills na ito para maging motivated ang ating mga anak na mag-participate sa mga handwriting activities. Sa mga susunod na videos naman, pag-uusapan natin ang mga activities na pwedeng gawin upang ma-develop ang mga prerequisite skills na ito.